Pagkatapos ng 100 taon, lahat tayo ay nakalibing na. Amen? Nakalibing na rin, sigurado, ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng 100 taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating paggawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng 100 taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaaring ito ay scrap, lata na, tinapon, o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, in-stress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng 100 taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi man tayo maaalala, makikilala, o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo. Makikita sa album, sa picture, nakasabit sa dingding. Maaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao, pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng 10 dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan na ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng 100 taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwenta. So tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aalala at pangamba. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli, magsisi ka na inubos mo ang iyong buhay sa kakaisip at sa pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. May katotohanan ang kasabihan that if it doesn't matter in 5 years, then don't spend 5 minutes on it. Kung walang halaga yan, walang kwenta, pagkatapos ng 5 taon, huwag mo sanang bibigyan ng 5 minuto sa kakaisip mo. Kaya din po si Jesus, palagi niyang utos sa atin, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kasi ang ating mga problema ay mawawala din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven, who loves us deeply. And since we have a God who takes care of us, who provides for our needs every day, why should we spend 1 second worrying? Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayop na lumilipad, mura lang na binibili, ay hindi pinapabayaan mamatay ng Diyos. Tayo pa nga mga tao na ginawa sa mukha at wangis niya. Tayo pa kaya mga tao na tinatawag niya mga anak. Tayo pa nga.